ayon kay Kapunding, huwag nating alisin kay Attorney Dick Rodriguez na naging mahalaga rin ang naging papel niya sa Team BBBM, lalo na noong panahon pa ng kampanya na naging tagapagsalita siya ni BBBM. Dagdag pa ni Katunying, he was so calm, he was so nice. Medyo suplado pero tingin ko he was so nice, at least during the campaign and immediately after the election. Kaya po tanggapin din natin ang katotohanan na when he became an executive secretary, sa dami ng trabaho baka na-overwhelm siya sa kapangyarihan o sa iba pang kakibat na tungkulin o ng pribilehiyo ng pagiging executive secretary. O baka naman nagbago lang ng kaunti o nagbago siya ng konti. Pero at the end of the day, what happened to him is for the betterment of his administration. Umpisa nung medyo positive naman doon sa decision na pinalabas namin kahapon. Ang gusto lang namin pong i-emphasize dyan sa decision na yan ay hindi po aalis si President Ferdinand Marcos Jr. sa Partido Federal ng Pilipinas. So, kasi po maraming mga kuro-kuro, haka-haka, na ginamit lang yung PFP para sa CONA at siya'y lilipat na sa ibang established parties. Kami po ay nagagalak sapagkat lumalabas po sa desisyon na yan na hawak ninyo na hindi po lilipat si BBM. Pangalawa, ang pagpapatunay po na hindi siya lilipat, pinahintulutan po niya na ang pumalit na Executive Vice President ng PFP ay si Sap Anton Lagdameo. Alam niyo po, si Sap Anton Lagdameo ang political officer dyan sa Office of the President. Kami po ay malaki po ang aming pagtitiwala kay Sap Anton Lagdameo. Ngayon, dun po sa tanong niyo, meron pong nagreklamo kay Attorney Vic Rodriguez, mga opisyales po ng Partido Federal ng Pilipinas sa BARM. Ang reklamo po sa kanya ay loss of trust and confidence, disloyalty, and acts inimical to the party. Binigyan po namin siya ng kopya dalawang beses noong October 10 through registered mail at saka November 4 through LBC, hindi po siya sumagot. Kaya noong November 11 po, nag-meeting po ang Executive Committee ng Partido Federal ng Pilipinas at dinesisyon po namin yung reklamo. Yun po ang resulta, na-expel po si former Executive Secretary Vic Rodriguez sa Partido Federal ng Pilipinas. At inalok po namin kay Sap Anton Lagdameo yung posisyon na Executive Vice President. Andun po kami sa Malacanang. Tinanggap po niya ng with all humility, honor, and sense of duty. O kaya po masaya ang Partido Federal ngayon dahil meron kaming bagong Executive Vice President. Walang iba kung hindi si Sap Anton Lagdameo. Mm-hmm. Sir, itong mga nandito na sinasabing pinag-ugatan, no? Maaari niyo po bang isa-isahin at kumpirmado na po ba ito, sir? Ninyo diyan sa inyong partido na talaga'y nangyari ito kasi ang kinukot nyo rin dito yung mga isiniwalat ni Katunying, ni Anthony Taberna, yung naging pahayag or pasisiwalat din ni RJ Nieto na ni Thinking Pinoy at iba pa rito.
Eh, tama po kayo, Admar. Ang pinakamalaki pong kontrobersya na humarap sa kanya eh, yung pong kanyang mga appointments eh. Eh ano po ang ebidensya ngayon? Kayo, alam nyo na continuing po eh, na pinapalitan yung mga tao na pina-appoint niya. So yun po ang tinatawag na res ipsa loquitur. Pangalawa po eh, parang he was not competent enough to be executive secretary. Gawa nung ang background lang niya eh, barangay captain siya sa Sacred Heart dito sa Quezon City. Tapos eh, nagtrabaho siya sa business licensing and permit sa Quezon City. Eh, yun pong mga ginawa niyang mga administrative order eh, napahiya po ang presidente. Nagkagulo po eh, kasi 4,000 po yun nawala ng trabaho eh. Na-remedyohan naman yan ng partner mo, Admar, si Chief Presidential Legal Counsel, Juan Pon Enrile. Kaya, ang nakakalungkot pa, eh nag-away sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Eh yan po, eh, alam na lahat eh. Eh kinalulungkot po namin yun. Eh babae po yun eh. Ang babae po ginagalang. Eh nangyari po yan eh, yan po ang nasa desisyon. Kaya po ang totoo ay formality na lang yan. Gawa nung huli kamang nagkita at nag-usap eh, May 25 pa eh. Mm-hmm. And November 22 na po ngayon. Mm-hmm. Sa kasagsagan po ng mga akusasyon laban dito kay Attorney Vic nung panahon na isiniwalat ito ng mga vloggers, hindi ba nagpaliwanag si Attorney Vic during that time bago pa ninyo questionin, yung bago ninyo pinadalhan? Nagpaliwanag na ba siya? Meron na bang nagtanong din sa kanya mula sa partido? At nagpaliwanag ba siya beforehand na walang katotohanan yan? Mga akusasyon lang yan, paninira lang yan. Eh, wala po eh. The party was left. Iniwan na po niya ang partido eh. Yun po ang nakakalungkot doon. Eh, at yung pong pangalawa, eh, yan po yata talaga ang kostumbre niya eh. Hindi siya sumasagot. Mula nung umpisa, hindi siya sumasagot. Ngunit ang importante po, eh, nung siya po eh, natanggal na executive secretary, eh, bumabalik po siya sa partido sapagkat gusto yata niya tumakbo bilang senador sa 2025. Eh kaya po maganda rin na may desisyon na hindi na siya PFP para yung po mga PFP sa kanayunan eh malaman po nila ang katotohanan. Sapagkat mag-i-eleksyon na naman po eh, kailangan na naman po ng mga partido. So, dapat po eh magkaroon ng party discipline. Mm-hmm. Okay, Partner Jade. Well, attorney, si Jade po ito. Doon po sa sinasabi niyong irregularities, eh pwede ho ba ninyong ma-identify, yung ma-specify po ninyo para at least malaman natin mga kababayan kung ito talaga ang dahilan bakit sinabak po siya doon sa inyong partido? Eh, marami pong irregularities eh. Nakakahiya nga po yung irregularities eh. Bibigyan ko po kayo na isang example. Ayun. Yung pong tinatawag nila na appointments for sale. Eh, nakakahiya po yan eh. Hindi po ginagawa yan. Eh, ang dami pong headline. Hindi po siya sumasagot. Eh, sana man lang kung nagsalita siya, sinabi niya sa amin, eh, Attorney George, walang katotohanan niya. Eh, dinismiss po sana namin yung kaso. Eh, yun pong aming proseso, eh, fair naman po kami. So, eh, wala po eh. Yun po ang nangyari. Hindi po sumagot eh.
Well, doon naman sa kaugnay sa mga katiwalian na nauugnay siya before, mga issues po ito, isa rin po ito at kabilang po sa mga naging basehan po ninyo na siya ay si Baking nga dyan sa Partido Federal ng Pilipinas. Kasamang Jade, bibigyan lang kita ng perspective no, tungkol sa kaso na ito. Ito po ay administrative case eh. Ito po ay party discipline. Hindi po to investigasyon ng Senado, Jade. Hindi rin po investigasyon to ng ombudsman. Ang prinsipyo po dito is freedom of association. Pagka po ang political party ay nagsabi, miyembro ka, hindi ka miyembro, ine-exercise po ng political party yung freedom of association. Natatandaan niyo po ba si Senator Manny Pacquiao nung bumili po siya ng bahay sa Forbes Park? Gusto po niya maging miyembro ng Manila Polo Club eh. Gusto po niya maging miyembro ng Manila Golf Club. Oh. Hindi po pumayag eh yung mga member eh of those two private associations. Eh karapatan po nila yun sapagkat ang sabi nila eh, pag nag-member si Senator Pacquiao eh mawawala yung kanilang privacy sapagkat lahat ng tao ay pupunta dun sa Manila Golf at saka sa Manila Polo eh. O. Eh yan po ang karapatan ng any private association. Di ba Jane? Kumari, pag-aaral ka. Mas madali po pumasok sa public school eh kesa sa private school. Sa public school eh, hindi mo na nga dadalhin yung birth certificate mo eh. Sabihin mo na lang yung edad mo, ilalagay ka sa grade 1. Pero sa private, eh meron pong exam eh. Meron pa pong interview. O kaya ko po ini-explain yan, Jade, kasi yung linya ng pagtatanong mo, eh tungkol po yun sa Senate Blue Ribbon Committee Investigation. O, kasi ang tinatanong mo, katiwalian eh. Ito po ay yung karapatan ng private organization na sabihin kung sino yung miyembro nila at hindi nila miyembro. O hindi ba, Jade? Ikaw ba member na Rotary Club? Ah, hindi po. O ano yung civic organization mo? O ganun din, mag-a-apply ka pagka ayaw kanila, eh may karapatan sila na i-expel kanila sa organization na yon. Yun po ang ibig sabihin nito. Disciplinary action po ito sapagkat ang partido po, kung hindi po sumusunod ang miyembro sa partido, eh mawawalan po ng disiplina. Ayun. Well, attorney, sa tingin ho ninyo, eh posible pa siyang makabalik kung sakali man dyan sa partido po ninyo? Ako po, eh sabihin po niyan na gusto niyang bumalik, eh pag-uusapan po namin. Kung wala pong mag-object, hindi tatanggapin po namin siya. Ganun po eh. Eh kaya nga lang po eh, iniwan po niya kami. Ayun. Eh sa akin lang eh, may huli kami nag-usap, May 25. Naging executive secretary na siya. Tapos natanggal na siyang executive secretary. Kahit po phone call, wala eh. Eh ano sa tingin nyo, Jay, babalik pa kaya siya pagkaganyan? Attorney, si Admiral po ito ulit. During that time na naging kasapi itong si Pangulong Bongbong Marcos, wala pa yung halalan, sa PFP, naging aktibo na ba itong si Attorney Vic Rodriguez dyan din sa inyong partido along the way hanggang sa natapos na ang halalan, nanalo na, naging aktibo ba siya? Sumasama ba siya sa mga regular ninyo na mga pagpupulong din? Ayaw po. Eh kung babasahin po nyo yung decision eh, nakalagay po dito eh. Talagang magkakasama po kami do sa front line when victory was just a dream.
Oh, eh, nung pong nanalo na eh, nawala na po siya. Eh, kaya po ha, nakakalungkot nga po eh, sapagkat hindi ko po alam kung ano ang nangyaring pagbabago sa kanya. Eh, siguro nung naging executive secretary na siya, eh, nakalimutan na po niya yung Partido Federal ng Pilipinas eh. Eh kami naman po eh, kahit hindi kami mapwesto, tutulong po kami sa ating presidente sapagkat gusto namin po na protektahan ang ating bayan. At kami po, hindi naman po kami loyalist eh. Kami po eh, hindi blind follower. Kami po eh, perceiving, analytical, intelligent, and educated members of the Philippine society. O yan po ang Partido Federal ng Pilipinas. Mm-hmm. Attorney George, meron din kayong mabigat yung partido na pahayag, no? Basahin ko lang, na quote, "Respondent started his tenure in government as Lancelot, accumulated vast powers, and transfigured into Lucifer in less than 3 months." Hindi, no? Oh, eh, hindi niyo po binasa at Mary yung madugtong nun eh. Opo, sige po. "The fallen angel of God." Mm-hmm. Eh, hindi po si Atty. Vic po eh, mukha pong anghel eh, si Atty. Vic eh. Mas bata po sa akin yun eh. Mm-hmm. Eh ako po eh, damakan eh. Hindi po ba? Oh. Ayun po eh, paglalarawan lang. Kasi nandun siya sa ituktok eh. Mm-hmm. Sino po ba si Lancelot? Hindi po ba merong Knights of the Round Table? Mm-hmm. Ang dami pong knights doon eh. Si Lancelot po yung pinakakanang kamay ni King Arthur. Mm-hmm. Di po ba? Mm-hmm. Ayun po ang posisyon niya, executive secretary. O ano po ang nangyari? Noong po nagkaroon na siya ng tinatawag na vast powers, eh bumagsak po siya in less than 3 months eh. Sino po napahiya doon? Ang napahiya po ang partido. O, sapagkat siya po yung executive vice president eh. O, daladala niya po yung pangalan ng partido. No matter how small, no matter unknown. Eh, yan po ang tinatawag na acts inimical to the best interest of the party. Yan po ay paglararawan eh. Mula po sa ituktok, eh, bumagsak. Oh, hindi po ba yung ating mga kasama ng Panginoon Diyos? Eh, nung una, magkakasama sila, kinalaban nila ang ating Panginoong Hesukristo. Eh, bumagsak po sila. Mm-hmm. Oh, yan po ang ibig sabihin niya sa decision na yan. Mm-hmm. Attorney, nabanggit mo kanina, huli niyo pag-uusap, Mayo pa, bago pa lang nung nanalo. And at the same time, nung panahon na natanggal na siya, bigla na siyang nag-contact sa inyo dahil sa kanyang plano na tumakbo sa Senado or plano na magkaroon ng matibay na partido para sa kanyang political ambition? Hindi po niya ako kinontak eh, hanggang ngayon eh. Pero alam po namin na meron siyang mga lesser members na kinakausap at ang public statement po niya ganito eh, "Bayang Pilipino, iikot po ako, magkita-kita po tayo." Eh, pagkaganyan na po ang statement, eh, kasi po, eh, nakadikit siya kay BBM. Eh, popular po si BBM eh. Eh, siyempre, pagtatakbo ka ng senador, you want to be with the administration party. Hindi po ba? Eh, kaya para maliwanag po, total eh, umalis na siya, matagal na. O, eh, ikinlaro na po sa desisyon na yan na hindi na po siya miyembro ng PFP. Para po yung aming mga miyembro sa kanayunan, kunwari pupunta siya ng Visayas, pupunta siya ng Mindanao. O, pagdating na doon, alam na po ng PFP doon na hindi na po siya PFP. Eh, sa katotohanan po, eh, umatayin siya nung nung po bang kantahan dyan sa Dusit eh. Sino po nandun? Yung mga PDP laban po nandun eh.
Ang tanong nga din doon, naging welcome ba siya doon, attorney? Eh, yun na nga po, sapagkat ganun po talaga yan. Kami po, kahit po kami maliit, kahit po kami hindi kilala, eh pagka nga sinabi mo po yung PFP, ang tatanong sa iyo ano yun? Ang kung babasahin mo yung desisyon, meron kami tinatawag na self-respect. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.